Hello, welcome to our channel. So ang topic natin ngayon is 4DC circuits, which is all about voltage, energy, power, and circuit elements, part 2. So yung part 1 natin, kung hindi nyo pa napapanood, is ililink ko na lang sa description for the same topic. So dun sa part 1, nag-discuss lang muna tayo ng concepts. Okay. So ito yung mga na-discuss natin concepts and formula regarding voltage, energy, power, and circuit elements. So mahalaga na panood nyo muna, okay, para meron na kayong ideas for the concepts behind the topic. Kasi dito ngayon sa part 2, magsasolve na tayo ng sample problems, okay? So apply natin yung mga natutunang concepts sa part 1 for the topic sa pagsasolve ng mga sample problems. So sige, mag-solve tayo ng sample problems. Sulat ko muna. For problem number 1, a lightning bolt with 8 kiloamp strikes an object for 15 microseconds. How much charge is deposited on the object? Okay, first problem, a lightning bolt with 8 kiloamp strikes an object for 15 microseconds. How much charge is deposited on the object? So, hinahanap lang natin dito is yung charge. So, meron daw nag-strike na 8 kiloamps sa isang object, okay, from a lightning bolt na naglast for 15 microseconds. So ilan yung na-accumulate na charge doon? So 'di ba alam naman natin, actually na-discuss to sa episode 1, yung formula natin for the current is dq over dt. Okay, or simply pwede ring current is equal to charge over time, right? So since constant lang naman tayo dito, constant current na 8 kiloamp, gamitin na lang natin to na pwede nating isolve si Q equivalent to cross multiply si T, bale I T. So product lang nung given current tsaka given time yung charge. So therefore Q is what? So ano yung current? 8 kiloamp. So 8 kiloamp means 8 times 10 to the third power, right? Amps. Times yung time natin na given 15 micro. So 15 kapag micro times 10 to the negative 6 naman yun. Okay, so i-multiply nyo lang. You can use your calculator. 8 times 10 cubed times 15 times 10 to the negative 6 amp second, or it will be coulomb na, right? Unit for charge is coulomb. So ilan yan? Using your calculator, that's 8 times 10 to the third times 15 times 10 to the negative 6. 0.12 coulomb, or pwede ring 120 millicoulomb, right? Move yung decimal place ng tatlo. Okay, so yan yung sagot. Okay, sige. Next, problem number 2. Sulat muna natin. A rechargeable flashlight battery
is capable of delivering 85 milliamps for about 12 hours. How much charge can it release at that rate? If it's terminal, voltage is 1.2 volts. How much energy can the battery deliver? Okay, problem number two. A rechargeable flashlight battery is capable of delivering 85 milliamps for about 12 hours. How much charge can it release at that rate? And if its terminal voltage is 1.2 volts, how much energy can the battery deliver? So for the charge, yung unang tanong is, how much charge can it release at that rate? So meron tayong given na 85 milliamps, so that's the current, 85 milliamps. Then meron tayong time na 12 hours. So again, from previous problem, same formula, charge Q is equal to current times time. So multiply lang natin. So 85 milliamp, that's the current. Sige, dito natin isolve. So yung I, 85. Kapag milliamp, yan naman ay 10 times 10 to the negative 3, right? Okay. And then yung time natin is 12 hours. So times 12 hours. But take note, kailangan consistent tayo sa unit. Dapat ito is naka-seconds, right? Convert natin to seconds yan para maging column yung final unit for the charge. So times natin to, ano yung conversion factor for R? So let's start with a minute, right? So 1 R is equivalent to 60 minutes. Okay, makakancel nyo na to. Tapos convert natin yung minute to second, kasi kailangan natin ni second for the unit of time. Bale, 1 minute, okay, cancel to, is equivalent to 60 seconds. So final unit na natin is seconds. So bale, ang i-input nyo sa calc ay 85 times 10 to the negative 3 times 12 times 60 times 60. Then the unit na will be coulomb. Okay, so using your calculator, 85 times 10 to the negative 3 times 12 times 60 times 60, 3,672 coulomb. Okay. Tapos yung second question, if its terminal voltage is 1.2 volts, how much energy can the battery deliver? So kung meron daw terminal voltage na 1.2 volts yung battery, ilan naman daw yung energy na pwede niyang i-deliver? Ano namang formula natin? Diba yung volt, yung voltage is equivalent to energy over charge, right? Ang kailangan natin is yung energy. So solve natin tong equation for W. So W is cross multiply si Q, VQ or QV. Okay, edi meron naman na tayong given voltage saka yung kakakuha pa lang natin na Q, masasolve na natin si energy. Bale, W is ano yung voltage? 1.2, right? 1.2 volts times yung kakakuha pa lang nating value ng charge, 3,672 coulomb. And so using your calculator, 1.2 times 3,672, it is equal to 4,406.4. Ang unit ng work or energy ay joule.
Okay. Sige, next problem tayo. Problem number 3. If the current flowing through an element is given by, okay, I of t, so piecewise function siya. First value is 3t amps, 4 time, 3t amps, 4 time 0 less than equal to t, less than 6 seconds, then 18 amps, for 6 less than or equal to t, less than 10 seconds. Then negative 12 amps for time 10 less than equal to t, less than to 15 seconds. Then 0 na siya for time greater than or equal to 15 seconds. Plot the charge in the element over. Plot the charge in the element over the interval between 0 to 20 seconds. Okay, paano pag piecewise function yung given equation ng current? Ito. It has different levels or value for a specific interval of time. Hahanapin daw natin or ipa-plot daw natin yung charge in the element over the interval between 0 to 20 seconds. E di gamitin natin yung formula for the charge given the current, right? Ano yun? So ito sa episode 1 pa rin to, yung topic na charge and current. Yung Q of t natin is equivalent to the integral ng I dt from t naught to t plus the initial charge. Okay? So, simulan natin sa interval na from 0 to 6, yung value ng current natin ay what? 3t. Okay, kuhain natin ngayon yung Q of t. So, magiging piecewise din yung equation for the charge natin using this formula. So Q of t is equal to the integral ng, so ano yung t not initial time? 0. Final time t, 6. Tapos yung I, 3t. Okay, so 3t dt from t not, which is 0, to t, which is 6. Okay, plus Q of t not. Ano yung Q of t not? Q of 0. Kasi t not is 0. So assume natin na 0 yung initial charge kasi wala namang sinabi, right? Assuming ito ay 0. So ito lang yung i-evaluate natin. Ano yung integral ng 3t dt? So yun 3 constant labas. Matitira is 3 integral ng t dt from 0 to 6. Ito 0 na, so wala na siya. Equal to 3. Integral ng t ay power rule t squared over 2. Tapos dahil definite integral, evaluate from the lower at upper limit 0 to 6. So palit muna natin yung t ng upper limit na 6. So magiging 3 halves, 6 squared. Then minus 0 naman palit sa t. Pero magsisiro lang yan. Sige, substitute pa rin natin. So bale, ang value ng q of t natin ay what? Actually, hindi pala 6. Okay, it should be t lang. Kasi kailangan natin is equation. Sorry. It should not be 6 sa taas. Okay? T dapat. T not is 0. Tapos yung t as is. Okay? Kasi we should represent the charge as a function of time pa rin.
Kasi kapag pinlog-in niyo yung 6, magiging constant na siya. Hindi na siya function of time. So, bale, papalitan ko lang to ng T. Okay. Ito, 6, instead na 6, T ang papalit natin kasi binalitan natin yung upper limit, right? Ito, 0 na to. Okay. So, bale, ang Q of T natin is 3 halves T squared. Again, this is for the interval from 0 to 6. Okay. 0 to 6. Yan. Okay, next. Para naman sa interval, next interval sa current is ito, yung between 6 to 10 seconds, ang value ng current is 18. Okay. So, ang formula uli ng charge ay ano, integral ng idt. Idt from t naught to t plus q of t naught. So, integral ng i, ano yung i? 18, constant lang siya. Dt from ang t naught natin ngayon, yung laging initial time sa interval, yung left end point ng interval, 6. Tapos yung taas, t. T lang din, huwag yung papalitan ng 10. Okay? Plus q of t naught, which is 6. So, t naught natin is 6, right? Kaya q of 6. Ano yung value ng q of 6? Zero ba yung q of 6? Hindi. Kukuhain nyo na yung q of 6 base dito sa equation q of t from the interval 0 to 6. So, magkakaroon ka na ng value ng q of 6 na hindi 0. So, therefore, q of 6, evaluate natin to at 6. Palitan natin yung t ng 6 sa 3 halves t squared. So, ilan yan? 3 halves of 6 squared 36 ay 54. Okay, so ito yung Q of 6 natin ngayon. Gagawin yung 54. So, integrate natin to. So, 18 constant labas, integral ng dt na lang from 6 to t. Plus itong Q of 6 ay 54. So, 18 integral ng dt ay t. Tapos evaluate from 6 to t. Plus 54. So, palit yung t. So, t pa rin. Minus, palit yung 6, 18 times 6 plus 54. So, 18t minus, so ilan tong negative 18 times 6? Plus 54, 18, negative 18 times 6 plus 54. Negative 54. Okay, kinumbine ko na to. Yan. So, therefore, ito yung Q of T for the interval na 6 less than T less than 10. Okay, next. Tandaan natin yung mga value ng Q of T per interval. Ha? So, yung una, ito. Ito. Next. Next interval is ito naman. Okay, third interval, time between 10 to 15. Copy. So, yung current natin ngayon is negative 12 amps for interval between 10 to 15. Sige, so Q of T uli ay integral ng IDT from T naught to T plus Q sa Q of T naught. So, substitute, integral ng I, negative 12 siya ngayon, yung value. Dt from ano yung t naught sa interval is 10 to final value t. Then plus, so ano naman yung q of t naught? Q of 10. Okay. So saan natin kukuhaan yung q of 10 ngayon? Dito sa interval na to, right? Kasi dyan siya pasok, right? Evaluate natin
evaluate at itong Q of 10, evaluate sa 10 using the equation na to. So, palitan nyo yung T ng 10. 18 times 10 minus 54. So, 18 times 10 minus 54, that's 126. Okay, 126 column. Sige. Evaluate natin, gilid ng negative 12, constant lang. Integral ng dt from 10 to t plus yung Q of 10 ay 126 plus 126. So, negative 12, again, integral ng dt ay t, tas evaluate from 10 to t plus 126. So, palit muna yung t, upper limit, so t pa rin. Then, minus negative 12, evaluated at lower limit na 10. Okay? Plus 126. So, ilan to? Negative 12t, bale positive 12 times 10, 120 plus 126. So, 120 plus 126, 246. Okay, so ito yung Q of t for the interval na positive 10 to 15 seconds. Okay, so from 10 to 15 seconds. Last, yung last interval for the equation ng current, okay, 0. 0 na daw siya for time t greater than or equal to 15. Ibig sabihin, ano yung integral ng 0? So, Q of t ay integral ng I dt from t naught to t plus Q of t naught. So, integral ng 0, kasi yung value ng current is, ng current is 0 dt. Ano yung t naught? Okay, starting from 15 to final time t plus Q of t naught. So, kukuhain naman natin is Q of 15. Kukuhain natin itong Q of 15 dito sa previous equation. Evaluate natin itong negative 12t plus to, diba? Plus 246 at 15. Palitan natin yung t ng 15. So, negative 12 times 15 plus 246. So, using calculator, negative 12 times 15 plus 246, 66 column. So, anong integral nito? Zero lang yan, right? Kasi zero yung integrand. So, zero plus etong Q of 15, 66. So, therefore, yung Q of t natin is 66 for the interval t greater than or equal to 15 seconds. Yan. So, pag sama-samahin natin ngayon yung nakuhang piecewise function for Q of t. So, yung una, 3 halves t squared, 4, sige, copy ka na lang. Column yung unit nito. Okay, 3 halves t squared, column for 0, less than equal t, less than 6 seconds. Yung second value, eto. Copy natin. Yan. 18t minus 54 column for time between 6 and 10. Yung pangatlo, ito, right? Copy natin. Yan. Negative 12t plus 246 column for interval from 10 to 15. Tapos yung huli, 66. So, constant 66 column for t greater than or equal to 15 seconds. Ito yung equation ng charge. Pero sabi dun sa problem, ipa-plot pa raw natin.
kung hindi pinapa-plot, okay na sana to, nakuha natin yung equation, right? I-plot daw from 0 to 20. Sige, plot natin. Charge versus time. So, Q of t measured in coulomb, tapos time measured in seconds. So, ano yung ano natin? Mga values. Yung time is from 0 to 20, right? Sige. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kurong kaya natin para magkasya. Two, four, six, eight, ten, 12, 14, 16, 18. 20. Ito yung pang 20. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Isa pa. Para ano. Silit na lang natin. Ito yung 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tapos let's say meron tayong 20, 40, 60. Hindi, babaan natin. Okay, 20, 40, 60, 60, 80, 100, 120, 140. Yan. So, dito muna tayo sa first interval. Okay. First interval ay from 0 to 6. 0 to 6. Yan. Ano yung graph? 3 halves t square. So, kahit kuhain nyo lang yung dulo-dulo, di ba? Bale, parabola. Second degree function, right? Ang vertex nito, origin. Sige, pag in-evaluate nyo to sa 0, ano yung isang endpoint? 3 halves 0 squared, 0 pa rin. Right? Okay. So, meron tayong point na 0. Gawin kong red. 0 yung origin. Tapos, kapag in-evaluate at 6, so, nakuha na natin to kanina, right? Ano yun? Q of 6. 54. Q of 6, 54, right? So, at time t is equal to 6, 54. So, siguro gitna nito. Yan. Okay. Yan. Tapos, parabola siya, sabihin medyo curvy, hindi siya straight line. 3 halves t squared. Ano lang ah, approximate lang yung curve. Ganyan. Pero hindi dapat siya straight like that. Kasi line kapag straight. Parabola, so dapat medyo curve.
Next, sa interval naman na pangalawa. Okay, from 6 to 10. 6 to 10. Ito, 6 to 10. I-delete na natin to. So, line lang siya. Line. Okay. So, matik, yung isang point niya at 6, at time t equals to 6, is equivalent yan dito sa 54, right? Okay, yung isang endpoint na lang, evaluate natin to at 10. Nakuha na rin natin yan, di ba? Etong 80 minus 54 and evaluate kay 10, ano yun? Check natin. Ito, Q of 10, netong 18t minus 54, ilan? 126. So, 126 yung isang endpoint at t is equal to 10. So, t is equal to 10, siguro nandito. Okay, yan. So, straight line na yan kasi linear equation yung equation, di ba? Linear yung equation sa second interval. First degree yung time. Okay. Next. Sa third interval, 10 to 15. So, 10 to 15. Delete na natin to. 10 to 15 dito. Ito yung 15, right? Ano equation niya? Line din. Linear. So, automatic, kapag pinlaging yung 10, same lang dito sa 126 yan, right? Yung isang endpoint na lang kailangan natin, evaluate natin to at 15. Nakuha na rin natin. Ito, diba? Q of 15, 66. So, bababa siya from 126. Ito si 15. Tapos si 66, let's say, nandito. Okay, yan. Random lang. Or approximation lang. Ito. Ibig sabihin, i-coconnect natin tong dalawang points, straight line lang. Okay, kasi first degree lang naman siya to the first. Tapos yung last, so 15 onwards. Okay, 15 onwards. Kaso hanggang 20 daw tayo, 20 lang, right? Constant yung value, 66. So, ito rin yung 66 na level, right? Right. So, i-straight line lang natin hanggang 20. Kasi hanggang interval lang daw na from 0 to 20, hanggang dito lang. Okay. So, yan yung Q of T natin. Q of T. Etong point na to, this is 6:54. This is 10:126. This is 15:66. Sige, next problem tayo. Ano number na 4? Sulat muna natin. The charge entering the positive terminal of an element is Q equals 10 sine 4 pi t millicoulomb, while the voltage across the element, okay,
sabi plus to minus is V equals 2 cosine 4 pi t volts. So, ito yung mga required. A, find the power delivered to the element at t equals 0.3 seconds. B, calculate the energy delivered to the element between 0 and 0.6 seconds. Okay, yun lang. So, the charge entering the positive terminal of an element is, so given yung equation ng charge as a function of time, 10 sine 4 pi t millicoulomb. While the voltage across the element, sabi from plus to minus, is V equals 2 cosine 4 pi t volts. So sa first part, A, find the power delivered to the element at t is equal to 0.3 seconds. Sige, ito muna ang part A. So, ano yung given natin? Ang given natin is yung equation ng charge, which is 10 sine 4 pi t millicoulomb, tsaka yung voltage V, 2 cosine 4 pi t. 2 cosine 4 pi t. Yan. Ang hinahanap sa A ay yung power. So, di ba, yung power natin is equivalent siya sa pwedeng dW over dt or VI, product ng voltage and current. So, base sa given natin, meron tayong voltage. Wala tayong current. Ang meron tayo is Q. Pero, di ba, alam naman natin na yung current is equal sa derivative ng Q with respect to time. So, makukuha na natin yung current. Kukuhain muna natin yung current, i-derivative natin yung Q. So, derivative ng 10 sine 4 pi t. So, yung 10 constant lang, copy. Ano yung derivative ng sine 4 pi t? So, derivative muna ng sine is positive cosine. Copy lang yung 4 pi t. By chain rule, times sa derivative ng 4 pi t, ilan yun? 4 pi. Okay? So, ibig sabihin, I natin, i-simplify pa natin to, multiply yung constant. 10 times 4 pi. 40 pi. Times cosine 4 pi t. Anong unit? Amps. Pero nakamili kasi siya, yung charge natin, dapat milliamps din yan. Na pwede ngayon nating ipalit na dito sa power yung nakuhang I. So, power is, ano yung voltage? Ito. 2 cosine 4 pi t times the nakuha nating current na to, 40 pi cosine 4 pi t. Okay? Anong unit? Ang unit kasi nitong voltage ay volts lang. Ang unit ni current is milliamp. So, watts siya kasi power, pero may milli, kaya magiging milliwatts. So, power is, pwede nyo pa itong i-multiply, 2 times 40 pi, 80 pi. Tapos, cosine 4 pi t times cosine 4 pi t. Squared na siya. Cosine squared 4 pi t milliwatts. Ito yung pinaka-equation ng power as a function of time. Pero sa A, sabi i-evaluate daw or hanapin yung power at time t 0.3. So, papalitan natin yung t ng 0.3. So, power is 80 pi cosine squared 4 pi 0.3. So, at t is 0.3 seconds. So, ilan yan? Ilagay nyo yung calculation nyo sa
Brad. Sige, pakita natin. Malayo pala. Wait lang. Switch ka ko sa camera para makita niya yung self ay yung computation. So, lagay niyo sa ano sa region shift setup 4. Tapos input natin to 80 pi cosine squared 4 pi times 0.3. So 80 pi times, so lagay niyo parenthesis, cosine 4 pi times 0.3 tapos quantity squared. Okay, so ang mako-compute natin is 164.5, right? Approximately 164.5 milliwatts. Ito yung sagot sa A. Next, yung sagot sa B. B naman kasi ang hinahanap daw ay calculate the energy delivered to the element between 0 and 0.6. Pag energy, yan yung W, right? Okay. Diba yung power is equal to dW over dT. Okay. Actually, na-derive na natin to. Derive na lang din natin ulit. So, cross-multiply si dT, multiply kay P, PDT is DW. Pag in-integrate natin to both sides, so makukuha natin is W, integral ng DW is W, tapos integral ng PDT from, so T naught to T. Yung T naught, siya yung 0, tapos yung 0.6, siya yung final time T. Sige, so W is integral ng, so alam na natin yung P. Ano equation ng P? Ito. 80 pi cosine squared 4 pi T. Sige, copy. DT. Tapos, evaluated from lower limit is 0 to upper limit 0.6. So, paano nyo yan i-evaluate? Actually, pwedeng yung i-calcule kasi may limits, di ba? 0 to 0.6. So, pero pwedeng nyo ring manually compute. Okay? I hope marunong pa kayong mag-integrate. Sige, so integrate natin manually. Anong gagamitin natin? So, merong cosine squared 4 pi t. Anong gagawin pag naka-square yung cosine? Ina-applyan ng identity, right? Yung cosine squared theta kasi, that's 1/2. 1/2 ng 1 quantity, 1 plus cosine 2 theta. Okay, so ibig sabihin, applying that identity here, by the way, itong 80 pi is igilid nyo na lang, constant lang. 80 pi integral ng itong cosine squared 4 pi, tingayon is 1/2.
1 plus cosine 2 times 4 pi t, right? So magiging 8 pi. 2 times 4 pi t ay 8 pi t. 8 pi t dt from 0 to 0.6. So pwede nyong ilabas na lang din tong 1 half, right? Kasi constant. So mamumultiply 80 pi times 1 half, 40. 40 pi, tas integral ng 1 plus cosine 8 pi t dt from 0 to 0.6. So 40 pi, evaluate natin yung integral. Etong integral ng 1, t. Integral ng cosine 8 pi t. So yung coefficient ng t is 8 pi, shortcut formula, 1 over that coefficient 8 pi times integral ng cosine ay positive sine, then copy the same expression inside which is 8 pi t. Okay, tapos evaluate from 0 to 0.6. So bale magiging 80 pi, palit muna natin 0.6 sa mga t. 0.6 plus 1 over 8 pi sine of 8 pi. Yung t papalitan ng 0.6. And then minus 40 na lang pala ba't 80? Mukha kasing 80. 40 na lang to. Sorry. So 40 pi. Yan. Tapos minus, so evaluate naman natin sa 0 yung mga t, substitute 0 sa mga t, 40 pi, so t palit ng 0 plus 1 over 8 pi sine 8 pi times t gawing 0. So wala na to. Para ma-lessen yung pag-input sa calcu, simplify na natin kasi 0, 0 yan, right? Sine of 8 pi times 0, sine 0 is 0. So, plus 0, 0. So, wala na tong term. Ito na lang ang input natin sa calcu. Ito. Input nyo sa calcu yung 40 pi, 0.6, plus 1 over 8 pi, sine 8 pi, 0.6. Sige, pakita natin sa calcu. Okay, so 40 pi, naka-region uli dapat yung calcu, ha? Times the quantity 0.6 plus 1 over 8 pi sine ng 8 pi, mali, 8 pi times 0.6. Okay, 78.34 approximately. 78.34 joules na kapag energy, right? Pero nakamili kasi yung power natin, milliwatt. So dapat millijoule din yung unit. Millijoule. Okay, next. Anong problem na to? 4, no? Sige. Problem number 5. Sulat muna natin. The voltage V across a device and the current I through it are given by, so V of t is 5 cosine 2t volts. I of t is 10 times 1 minus e to the negative 0.5 t amps. So sabi, calculate A, the total charge in the device at
t is equal to 1 second, and then b, the power consumed by the device at t 1 second. Sige, basahin natin. The voltage V across the device and current I through it are given by, so yung V of T, 5 cosine 2T volts. Tapos yung I of T, 10 times the quantity 1 minus e to the negative 0.5T amps. So tanong, calculate daw the total charge in the device at T 1 second. So sa A muna tayo. Ano yung formula natin sa charge? Okay, di ba yung charge ay kanina, Q is integral ng I dt from T naught to T plus initial charge Q at T naught. So assume natin na yung Q of T naught is zero kasi wala naman binigay. Right? So ang matitirang formula na lang is I dt, integral ng I dt from T naught to T. Palit natin yung value. Ano yung I? I natin is ito. So, 10 times 1 minus e to the negative 0.5t dt. Tapos, ano yung t naught? 0. 0 to 1. Okay? Kasi at t is equal to 1 daw. Yan. So, evaluate na lang natin. Paano i-evaluate ito? Sige, pwede nyo namang input sa calcu or manual, integrate natin manually. Sige, so gilid na lang tong constant kasi 10, gilid na lang natin yung 10 kasi constant lang siya. Tapos magiging integral ng 1 minus e to the negative 0.5t from 0 to 1 dt. Yan, pwede nyo integrate isa-isa. Integral ng 1, t minus, so integral ng e to the negative 0.5t. Diba yung coefficient ng t na negative 0.5 magiging 1 over negative 0.5, tapos same integral, same function, copy e to the negative 0.5t. So ilan na to? 1 over negative 0.5 kasi is 1/2. Negative 1/2. So, reciprocal ng 1/2, 2. Kaso, negative times negative, positive na siya. So, magiging positive 2. Positive 2. Okay. Tapos, dahil definite integral tayo, may limits of integration from 0 to 1. Evaluate natin to from 0 to 1. So, palitan muna natin yung t ng 1. So, 10 times 1. Plus 2e to the negative 0.5 times 1. Okay? Or 0.5 na lang to. Negative 0.5. Simplify ko na agad. Then minus 10. Okay, t. Papalitan naman natin ng lower limit yung mga t na 0. So 0 plus 2e to the negative 0.5 times 0. Ito, simplify na natin. Negative 0.5 times 0 ay 0, right? But e to the 0 is 1. Okay, so anong matitira? 2 plus 0, 2. So, bale, magiging kapito minus 10 times 2. Gusto nga i-factor out natin si 10. So, 10 times 1 plus 2e to the negative 0.5 minus 2. Okay, or 1 minus 2, negative 1. So, 10 times 2e to the negative 0.5 minus 1. Input nyo sa calc. Ito yung exact value. Pag in-input nyo to sa calc, so 10 times 2 e
mali. E to the negative 0.5 minus 1. Okay. Approximately 2.13. Ano siya? Charge, no? So, coulomb. Next, yun sa part B. Anong tanong sa part B? The power consumed by the device at T 1 second. So, power naman. So, kasi, given naman tayo ng V tsaka I, makukompute natin yung power using the formula. Power is VI. So, substitute, ano si V? 5 cosine 2T. So, 5 cosine 2T times the current, yung 10 times 1 minus e to the negative 0.5t. 10 times 1 minus e to the negative 0.5t. Okay. Evaluate natin to. At kasi kailangan daw yung power at time 1 second. At t 1 second. So, power at 1 second, palit natin yung mga T ng 1. So, 5 cosine 2 times 1 times 10, 1 minus e to the negative 0.5 times 1. So, pwede nyo i-multiply na lang pala to. Bale, 5 times 10, 50. Cosine 2 times 1, 2 times the quantity 1 minus e to the negative 0.5 times 1, 0.5 pa rin. Input natin sa calc. Cosine 2 times 1 minus e to the negative 0.5. Negative, okay. Approximately negative 8.187 unit ng power watts. Negative siya, ibig sabihin supplying. Okay, next, number 6. Sulat natin. The current entering the positive terminal of a device is I of t equal to 3 e to the negative 2t amps. And the voltage across the device is V of t equal to 5 di dt volts. So A, find the charge delivered to the device between t is 0 and t is 2 seconds. B, calculate the power absorbed. C, determine the energy absorbed in 3 seconds. Sige, so the current entering the positive terminal
of a device, ibig sabihin, nag-e-enter yung current sa positive polarity ng voltage across the device, absorbing yon by passive sign convention. So, diniscuss natin sa concept sa part 1, right? Tapos, given yung I of T, ito yung equation. 3 e to the negative 2 T amps. Tapos, yung voltage naman daw is 5 times the derivative ng I with respect to time. So, sa part A muna tayo. Find the charge delivered to the device between 0 to 2. Okay, so yung formula uli natin sa charge, di ba? That's integral ng I dt from t naught to t plus initial charge at t naught. So assume uli natin na wala naman kasi sinabi na zero yung q of t naught. So magiging integral na lang ng I dt from t naught to t. Palit natin yung I. Substitute, di ba? Yung I natin ay given 3 e to the negative 2t. So, 3 e to the negative 2t dt. Ano yung t naught from 0 to 2, right? Between 0 to 2. Yung limit sa baba is 0, tapos yung limit sa taas ng integral is 2. Yan, so evaluate lang natin to. Actually, pwede nyo namang i-input na lang din sa calcu. Ano to? Gilid nyo si 3, constant, tapos integral ng e to the negative 2t dt from 0 to 2. O, ano yung shortcut formula sa integral ng e to the negative 2t? 3 times, so yung coefficient ni t is negative 2, so 1 over negative 2, then copy yung same function e to the negative 2t, tapos evaluate from 0 to 2. So, 3 times negative 1 half or negative 3 halves na yan. E to the negative 2, palit nyo yung t muna ng upper limit na 2. Then minus, so negative 3 halves e to the, palit nyo naman yung t ng lower limit na 0. So, negative 3 halves e to the negative 4. Negative of negative, positive 3 halves. E to the negative 2 times 0, 0. Or e to the 0 is 1. So, bale, negative 3 halves e to the negative 4 plus 3 halves. Or if factor out nyo si 3 halves or negative 3 halves, bale, negative 3 halves e to the negative 4 minus 1. Okay, exact value. Pero kung input nyo sa calcu, that's approximately negative 3 halves e to the negative 4 minus 1. Okay, 1.473 charge, so coulomb yung unit. Okay, next letter, part B, calculate the power. Power absorbed. So, sa power, again, formula is VI. So, meron tayong V na sulat natin. Given yung value ng V of T, 5DI over DT. DI over DT times 5. Tapos, yung current natin ulit, that's 3 ata, no? 3 e to the negative 2T. 3 e to the negative. So, para makuha yung V, equal daw siya sa 5 times, i-derivative natin yung I. So, anong derivative ng 3 e to the negative 2t? So, 3 constant, copy lang. Derivative ng e to the negative 2t is same, e to the negative 2t, copy. But by chain rule, times pa sa derivative ng negative 2t, negative 2. So, ang voltage natin ay 5 times negative 2, negative 10. Then, e to the negative 2t. Yan, pag minultiply natin, yung power is voltage negative 10, e to the negative 2t, times the current 3 e to the negative 2t. Or that's negative 10 times 3, negative 90.
Mala. Tama ba to? Sorry, 30 pala siya. Mala. May times 3 pa pala dito. 3 times negative 2 times negative 5 negative 30. Okay. Tapos times 3 negative 90. Yan. And then, yung sa e natin, e to the negative 2t times e to the negative 2t. E to the, add nyo exponent, negative 2t plus negative 2t, negative 40. Unit is watts. Pero pinapa-evaluate nga ba? Ay, hindi pala, no? Hindi pinapa-evaluate. So, yung pinaka-function lang ng power, yung pinaka-equation ng power as a function of time, ito. Yan agad yung B. So, sa part C, we have determine the energy absorbed in 3 seconds. So, na-solve na natin yung ganito, right? Kapag energy absorbed, W is integral ng P dt from T naught to T. So, may P na tayo, ito, right? Yung initial time, automatic 0. Sige, substitute natin. Integral ng P, which is negative 90, e to the negative 40 dt, from initial time t naught, which is 0, hanggang 3 seconds daw. So, from 0 to 3. Okay, so paano evaluate ito? Madali lang. So, gilid lang muna natin itong negative 90. Constant lang. So, negative 90 integral ng negative 40 dt from 0 to 3. So, shortcut formula sa integral ng e to the negative 40, that's 1 over the coefficient ng t na negative 4, then copy yung same function na e to the negative 40. Okay? Then, saka nyo evaluate from 0 to 3. So, negative 90 times negative 4, positive na yan. Negative 90 divided by negative 4, positive 90 over 4. Lowest term natin, divide by 2, right? 45 over 2. E to the negative 40. Tapos, evaluate natin. Palitan natin muna yung T ng upper limit 3. So, 45 over 2, e to the negative 4 times 3. Then minus, palit naman yung 0 sa T. So, 45 over 2, e to the negative 4 times 0. Ito, 1 lang yan kasi e to the 0 is 1. So, matitira is 45 over 2 e to the, sige, multiply na rin pala natin to, negative 4 times 3, negative 12, then minus 45 over 2 na lang to kasi 1 nga ito, right? Or gusto nyo i-factor out nyo si 45 over 2, magiging times quantity e to the negative 12 minus 1. So, ito yung exact value. Unit ng energy is joule. Pero kung i-approximate nyo using the calcu, check natin. So, 45 over 2, e to the negative 12 minus 1. Anong sagot? Negative 22.5. Approximately, negative 22.5 joules. So that's problem 6, right? Okay, naka 1 hour na rin pala tayo. Okay, sige. Tuloy na lang natin. Magkakaroon pa tayo ng part, ano na ba to? 2, no? We will have part 3 dito sa same topic. Voltage, energy, power, and circuit elements. So, magsosolve lang tayo ng more problems sa next part.
So, hanggang siguro mag-solve tayo ng more problems. Check natin. Hanggang problem 11 or 13. Sige. Sa next part tuloy natin, solve tayo ng hanggang problem 13. So, ngayon, nag-end tayo sa 6. Sige. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa topic natin. See you on my next video tutorial. Bye-bye.